Hello dear applicants! Sa video nito ay i-review natin ang lahat-lahat ng mga interview questions na ating napag-usapan or nabigyan ng kasagutan mula sa mga nagdaang tutorials natin dito sa Usapang Trabaho. So stay tuned and make sure to watch until the end. Ayan, sumuli ako po ay bumabati sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na nanonood sa ating mga Usapang Trabaho series. Nakakatuwa lang po no, na sa tuwing nababasa ko yung mga comments ninyo, especially sa mga nakapasa na sa kanilang mga interviews or natanggap na sa kani-kanilang mga trabaho. So sana po ay mas marami pa po tayong matulungan dahil yun naman po ang pinaka-purpose ng ating channel, ang makapag-guide or makapagbigay ng mga simple pero makabuluhang videos and tutorials, information para sa mga baguhan na naghahanap ng trabaho. Asahan nyo po na sa bawat steps or process ng inyong job application ay nandito po ako para i-guide kayo. Dahil noong ako ay nasa inyong sitwasyon, noong ako ay nasa inyong kalagayan, wala pong nag-guide sa akin. Kaya nakaka-relate po ako. So I will do my best para i-share kung ano man yung trainings. I will do my best para i-share kung ano man yung kaunting nalalaman ko tungkol sa Usapang Trabaho. Ayan, so kung ating ibabrowse ang aking channel, makikita po natin dito sa ating playlist ang iba't ibang mga interview questions na kung saan nabigyan natin ng mga explanation, nabigyan natin ng mga halimbawa. Makikita po sa ating playlist ng Usapang Trabaho ang mga sumusunod. Tell something about yourself. What are your weaknesses? Why should we hire you? How do you handle stress and pressure? What are your strengths? Where do you see yourself in 5 years? What is your expected salary? Do you have any question for us? What is your greatest strength and worst weakness? Why did you leave your last job? What do you know about our company and what motivates you? So, yun po yung mga list ng mga interview questions na ating napag-usapan before. Ayan, so kung gusto nyo pong i-browse ulit, kung gusto nyo pong panoorin ulit, i-review po natin, punta lang po kayo sa aking channel and then hanapin ang playlist, Usapang Trabaho. Okay, so una nating balikan ang interview question na tell something about yourself. Kadalasan, ito yung pambungad na tanong. Okay, para makilatis ka muna ng job interviewer kung paano kanya aatakihin ng susunod niyang katanungan. And then, para makakuha siya ng first impression. Okay, so para mas maganda ang impression na makuha niya from you need to prepare. Kapag tinanong sa'yo ito sa umpisa pa lang ng interview, ganito ang pwede nating pagsagot. Starts with your name. Give your place information. Education in short. And the 3S. Sabihin mo na ako po si Darwin, but you can call me Dao. Okay, so para alam nila kung paano kanila tatawagin. Okay, so ano ba yung pinaka-komportable na pantawag sa'yo? Ganon. Next, place information. Importante din ito na mabanggit sa umpisa. Maaring ang qualification or yung hinahanap nila yung malapit lang sa company na pag-a-applyan mo. So, one point ka na doon. Education in short, banggitin mo kung graduate ka, kung anong course, or anong major and anong school. And then, ang pinaka-importante, ang 3S. Para po sa mga nakapanood na kung ano ba itong 3S, narito po ating i-review. Ang 3S. Success, strength, and situation. Napag-usapan na po natin noon na kapag sinagot natin ang interview question na ito, tell something about yourself, tandaan lang po natin ang 3S. Ito ay galing din po kay Sir Dan Lok. Okay, so ano nga ba ang 3S? First, success. Pangalawa, strength. And ang pangatlo, situation. Okay, so success. Pwede nating banggitin ang inyong mga experiences, ang inyong backgrounds, and mga achievements. Okay, strength. Dito, pwede nating banggitin or i-share ang ating mga abilities and capacity.
And then the situation, kung paano natin may a-apply ang dalawang S, ang success and strength, sa company na ating a-applyan. Okay, so pag-aralan natin, pag-usapan natin yan. So, pwede po nating i-share yung mga experiences and backgrounds natin sa mga nagdaang trabaho po natin kung ikaw ay may mga work experiences na. Related lang ha, yung mga kaaya-aya, yung mga positive na mga experiences natin, yun yung pwede nating i-share. And then, ikwento mo kung ano ba yung mga naging positions mo, ano ba yung mga job descriptions mo, ano ba yung mga tasks na sa tingin mo ay nakatulong sa nauna mong mga company na pinagtrabahuan. Short lang, huwag mong masyadong pahabain. Bigyan mo lang ng pahapyaw. Kumbaga, overview. Okay? So again, ang inyong mga experiences and backgrounds. Pwede mo ring i-share kung ano man yung mga mahalaga pero related na achievements mo noon sa position na a-applyan mo ngayon. Sabihin na natin na isa sa mga naging experience mo ay naging service crew ka ng isang company na kung saan maganda ang naging training mo sa customer service. Okay, so magagamit po natin yan. O di kaya ay nag-work ka na before sa isang restaurant as assistant or kitchen helper. So at least from this answer, pwede siyang magkaroon ng idea na wow, may basic knowledge pala siya sa customer service. Ganon. So meron din siyang experience sa back of the house. Mga ganon. So magkakaroon ng idea ang ating interviewer. So pwede rin magbanggit ka ng inyong mga achievements. Ano ba yung mga achievements na ito? Example, naging crew of the month ka. Okay, so good point yon. Maaring advantage ito para sa'yo. Okay, then the second S ang strength. Okay, so sa pagsagot sa interview question na ito, tell something about yourself, pwede nating i-share ang ating mga abilities and capacity na maaaring makapag-contribute ng maganda sa company na a-applyan po natin. Halimbawa ng mga abilities na meron ka, problem-solving abilities, ambitious, dependability, reliability, and responsibility. Okay, so mga ganon, yung mga strength natin na pwede natin gamitin. Let's take problem-solving ability. Okay, so kung paano ang ability na ito ay makapag-contribute sa company or sa position na a-applyan mo, pwede mong sabihin na alam ko po sa sarili ko na taglay ko po ang problem-solving ability. Napatunayan ko na po ito sa aking sarili noong nagdaang trabaho na kung saan mabilis po akong mag-respond kapag may problema at mabilis po akong makapag-isip ng solution. Okay, so mga ganun. Yan po yung strength. So, paano naman papasok ang pangatlong S, ang situation? Paano natin maikokonek ang dalawang naunang S sa company na a-applyan po natin? Halimbawa, yung example natin kanina from success, sabihin na nating naging service crew ka sa isang company with excellent customer service and trainings. Okay, so paano mo ito i-connect sa position or sa company na a-applyan mo? Sabihin mo na with these trainings po na meron po ako, maaari ko din po itong mai-apply sa aking magiging trabaho if nabigyan po ako ng chance to work with you. Again, kung paano mo mai-connect ang iyong success or strength sa company na a-applyan mo. Okay, so parang i-connect mo. Okay, so ito yung may offer ko. Kung ano man po ang meron ako dati, pwede ko pong magamit to improve or for the betterment of our company. So, in short, success man or strength ang mababanggit mong sagot, kailangang i-connect mo ito sa position or sa company na pagtatrabahuan mo. So again, uulitin po natin, sa pagsagot sa interview question na tell something about yourself, always starts with your name, give your place information, education in short, and the 3S. Ano nga ulit yung 3S? Success, strength, and situation. So para po mas makatulong, narito po ang concrete example. Tell something about yourself. Hi, ako nga po pala si Dao. Nakatira lang po ako sa Lawag City at graduate po ako ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Dati na po akong nagtrabaho sa company ABC as Chief Manager. And proud po ako na i-share sa inyo na consistent positive result po ang performance ng store na hinawakan ko. Nakapagtrabaho na rin po ako sa company XYZ as marketing officer. As a graduate with marketing major, nai-apply ko po ang knowledge na meron po ako at nakapag-contribute po ito ng malaki sa aking previous company. And I believe those trainings and abilities, maaari ko din po itong i-apply sa company ninyo once na mabigyan po ako ng chance to work with your team.
Narito naman po ang example kapag wala kang work experience. Tell something about yourself. Hi, ako nga po pala si Dao from Lawag City and graduate po ako ng BSBA Marketing Major last year. Fresh graduate po ako ngayon with very fresh ideas, knowledge, and trainings na maaari ko pong may apply sa company ninyo. As you can see from my credentials, isa po yung pagpapatunay na isa po sa aking naging strengths ay ang aking communication skills na maaari ko pong may apply as customer representative. During my OJT, nagkaroon po ako ng experience on how to interact with my customers. Aside from that, knowledgeable din po ako sa paggamit ng computer with writing skills using Microsoft Word, Excel, and PowerPoint na alam ko po na maaari ko pong magamit for our daily operation once na mabigyan po ako ng chance to work with your team. Okay, so question, paano naman if wala kang work experience and hindi ka nakapag-graduate? Okay, so paano natin sasagutin to? Well, pwedeng-pwede dito ang pangalawang S, ang strength. So, na kahit wala kang experience na i-share or wala ka pang background, for sure, may strength ka. Okay, so yun yung gagamitin natin. Saan ka ba magaling? Okay, ano po yung hilig mo na maaaring makapag-contribute ng positive sa company na a-applyan po natin. Okay, so example. Tell something about yourself. Hi sir, ako po si Darwin. But you can call me Dao. Tagalawag City lang po ako. Sir, hindi po ako pinalad na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng kagustuhan ko. Pero alam ko po na hindi po doon nagtatapos ang chance ko to grow and develop. Kaya po ako nag-apply for any position dahil open po ako to learn new things at itong bagong experience na mararanasan ko from your company ay magiging memorable po para sa akin. Kaya if mabibigyan po ako ng chance, pagbubutihin ko po at dahil fresh o bago ang lahat sa akin, sigurado po na susundin ko po bawat bagay or task na maituturo sa akin. Ganon, so dahil wala ka pang work experience and hindi ka pa nakapagtapos sa pag-aaral, eh talaga namang gandahan mo na lang kung paano yung tamang pagsagot. Okay, so matuto ka kung paano kunin yung loob ng job interviewer mo. Okay, ang pinaka-importante lang naman is how you present yourself, how you sell yourself para maging best candidate ka. So magagamit ka nila, magagamit nila ang iyong pagiging masunurin, magagamit nila ang iyong pagiging honest. Okay, kasi minsan mas madaling turuan yung bago, mas madaling turuan yung fresh, mas madaling turuan yung wala pang experience kesa sa marami ng naging karanasan. Bakit? Yung iba kasi, hindi naman lahat ah, hindi naman lahat, pero marami na ngayon, yung marami ng experience, sila na yung matitigas yung ulo. Okay, so I hope kahit wala ka pang work experience and kahit hindi ka pa graduate, makakuha ka or makapasa ka sa iyong job interview. Okay, so importante lang naman is maging prepared ka sa interview mo. Okay, so sana po ay nakatulong po ang ating discussion for today. Sana po ay mas naintindihan na po natin. Sana po ay makatulong para po sa mga kaibigan natin dyan na naghahanap ng trabaho. Okay, sa susunod nating video, pag-usapan ulit natin ang interview question na what are your weaknesses? Okay, so kita-kits po tayo sa susunod po nating videos and tutorials. Again, my name is Dao and this is our channel, Dao's Perspective. Thank you for watching.